Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang umaga mga kaputukan. Depende kung nasaan kayo, nasaan time zone kayo ngayon. Sa Pilipinas, sa tanghali ngayon, kaya ito, inaantok na ako. Alam nyo naman, panggabi ko eh, di ba? I'm working US times. So, nagtanong sa atin, shoutout nga pala sa iyo, Sir Edsel. I think napakaganda ng tinanong mo kasi maraming may ganyang klaseng tanong. Tapos sa tingin ko, hindi lahat nabibigyan ng magandang sagot. Okay? So, mga kaputukan, ang tanong kasi ni Sir Edsel is, paano daw ba mag-break-in? Tapos, is it necessary to do break-in sa 1911? Okay? And then, sa break-in ba kailangan mag-spend ng 100 rounds? No? Sa break-in. Okay? So siguro, himay-himayin natin para saan ba yung break-in pagdating sa 1911. So there was a time, no, na pag bumili ka ng baril na 1911, believe it or not, pihira sa kanya yung gumagana ng maayos or nagpa-function flawless out of the box. Okay? Kaya sikat yung word na break-in sa 1911. Ang solusyon ng iba dyan, break-in mo yan. Kasi nga naman, yung mga gumagawa 1911 dati, makita nyo, yung mga loob nyan, minsan may mga tool marks, very rough, hindi ba? So, yung mga contact points nya, no, or yung sa loob nya, yung mga may contacts, hindi ganun ka-smooth. So, kaya yan, binibreak in para ma-smoothen yun, yung mga moving parts, yung mga nagkikiskisan, para mawala yung mga magagaspang doon, no? So, in short, habang ginagamit mo yung baril, nagiging smooth. 'Di ba? Nagiging smooth. Parang sa kotse lang din, 'di ba? Nagpa-overhaul ka or ano, no? May break-in period. Hindi mo siya kagad nirarat-rat, no? Sa speed. Kasi, 'di ba? Kailangan mag-break-in ka muna ng unti-unti 'yon. May proper breaking in. So sa baril may ganun din, no? Pero medyo iba compare sa kotse. Okay, so sa baril naman, ginagawa yun nga, just to smoothen yung mga contacts, mga nagkikiskisan, no? Kasi karaniwan out of the box, especially 1911, yung loob hindi talaga ganun ka smooth. Kaya nga 'di ba sumikat din yung ano, yung mga gunsmith natin. Kasi karamihan ng 1911 para tumino, kailangan dumaan muna sa gunsmith. In fact, may mga kakilala tayong shooter na paglabas pa lang ng barrel without even firing it, diretso na 'yon sa gunsmith, ipapatono na agad 'yon. Okay? So, inaayos na 'yon lahat, no? Mga edges, yung mga umaalog-alog, kailangan smooth pati pagkasa, 'di ba? Yung mga barrel na umuupo kasi hindi maganda yung fitting pati sa barrel link, no? Yung mga ganon, no? Inaayos na lahat 'yon. And para masigurado everything is functioning. 'Di ba? Kasi lalo na yung mga dati, no, yung mga ibang barrel dito sa Pilipinas na 1911, yung locally produced. Eh, bumili ka. Pagka ginamit mo out of the box, I'm sure hindi ka man lang makaubos na isang magazine. Diba? Kaya dati, sikat na sikat yung mga gunsmith natin, no? Okay? Kasi pag may pera ka, diretso na sa kanila. Pag wala kang pera, break-in ka na lang. Okay? Putok mo lang na iputok, mawala din daw, ha, yung ibang issues. In-emphasize ko yung ibang issues. Kasi nga, hindi naman lahat ng issues sa barrel na out of the box is ma-address ng breaking in. So in short, yung pag sinabing break in, yun yung paggamit ng barrel ng normal para mag-cycle siya, para yung mga contact point, okay, di ba, may friction yan eh, tapos yung mga contact point yan, as you use it, kumikinis yan kasi nagkikiskisan yung bakal, no? Tapos darating ang time, magiging smooth siya. Okay? So sabi nung mga ibang expert, now, habang dumadami yung rounds na nilalagay mo sa baril, mas nagiging smooth siya. Okay? At mas nagiging reliable. Okay? Kasi wala na yung mawawala yung kung may mga edges na matatalim, yung mga humaharang-harang sa mga moving parts. Pag nawala na yun, okay? Expected, gagana siya. Flawless. Alright? So, kailangan ba ng break-in? Ang sagot ko kasi dyan, depende.
dati tanungin mo ako, sabihin ko yes, kasi yun yung naituro din sa akin. Okay? Kasi nakakita na ako ng baril na pagkalabas pa lang, dinala sa gunsmith, tinuno nung magaling na gunsmith. Tapos no, pinutok, okay naman. Hindi na kailangan break-in. Dati sinasabi pa ng iba, 500 rounds break-in, ha? Hindi lang 100. 500 rounds. May iba, sabihin, hindi, putok mo yan, 1,000 rounds. Okay? So, ang sagot ko is, depende. Pag bumili kayo ng barrel, gamitin nyo muna. Kung walang problema, wala kayong gagalawin. Ngayon, pag may problema siya, i-address nyo yung problema. Huwag lang salpak kayo na salpak ng bala, tapos putok nyo lang na iputok hanggang hoping mawala yung problema. Kasi depende yan sa problema ng barrel. Okay? So, for example, ito, bumili ako ng barrel. Paglabas na ito, ginamit ko kagad using reloads pa, as far as I remember. Wala naman ako naging problema. And after nun, wala. Putok lang ako ng putok. Okay? Ngayon, dati naman, meron akong isang GI na barrel. Lumabas, brand new. Di ba? Brand new. Came out from the factory. Pagputok ko, unang putok pa lang, failed to eject na kagad ako. Okay? So ngayon, sabi nung ano sa akin, yung range assistant sa doon sa shooting range, sabi niya, sir, break-in lang yan. Okay, sabi ko, sunod ako. Bili ako mga brand new na bala. Kada putok ko, ganun pa rin. So, in short, naka 100 rounds ako, teka-teka yung baril ko. Wala man nangyari. Tapos sabi pa nung isa na range assistant, sir, dagdagan pa natin ang putok, mawala din yan, break-in lang yan. Tumigil na ako. Sabi ko, hindi, okay na to. Tapos, eh syempre, ano pa lang yan, as far as I remember, yun yung kauna-unahang brand ng baril na binili ko na sa akin. Okay, so, ang ginawa ko noon, nag-research ako. Pinag-aralan ko yung maigi, no? Kasi bata pa ako, alam ko na yung 1911, pero mas pinag-aralan ko yung functionality. Kasi may internet naman na, and maraming expert yung nagpo-post ng mga experiences nila. And then, na-realize ko, at natutunan ko na yung problema ko pala, di ba, is masyadong tight yung aking extractor. So ngayon, okay, kahit ilan libo ilagay ko dyan, kung mali talaga yung configuration ng extractor ko, kung masyadong tight yung extractor ko, walang mangyayari dun. So ang tanong, kung nag-break-in ako na nag-break-in, ilan libo kaya naubos ko at nasolve kaya ang problema ko? No. So ginawa ko, binaklas ko yung 1911 ko, yung GI. Okay, tinignan ko. Tapos may mga sinunod ako dun sa payo ng mga expert. Napatunayan ko talagang yun yung cause kaya nagpe-fail to eject ako or to extract or to eject, no? Naiipit siya eh, ayaw mag-eject eh kasi naiipit yung extractor. Okay, so ginawa ko mano-mano yun, ha, kumuha ako ng martilyo pa nun, puk-puk-puk-puk ng konti para intention mabawasan yung angulo. Tapos may napanood ako paano mag-tono, no, nung extractor. Nangyari is bumili ako ng liha. So in short, in-address ko yung problema. Okay? So mas naging smooth yung feeding, mas naging smooth yung extracting. Siyempre, pagsubok mo pa lang na ganun eh. Then dinala ko sa range. Okay? Nagulat ngayon yung range assistant. Sabi niya, sir, anong ginawa mo? Ilan na naiputok mo dito? Sabi ko, wala, mula nung huli tayo magkita. Nalaman ko yung problema, extractor pala. Okay? So, it's an eye-opener. Diba? It's an eye-opener for me. Kailangan ko ba i-break-in yun? No. What I had to do is to address the problem on the extractor. Kasi may issue. So, mula nun, nagbagong pananaw ko. Diba? Nagbagong pananaw ko. Pag may binili akong baril, gagamitin ko. Pag wala ako na-encounter na issue, tapos na. Kaya lang dumadami yung rounds na naipuputo ko kasi nag-enjoy ako pag out of the box walang issue. Alright? So in short, halimbawa gaya nun, nag-fail to extract ako. Nakita ko yung problema. Yung tension ng extractor ko masyadong grabe yan. Masyadong ano siya, mahigpit. No? So niluwagan ko. Tapos kininis ko yung mismong, yung sa extractor, yung kumakapit mismo sa shell. Okay siya. Okay? Then,
nag-ano ako, nagsa-cycle ako nung working na siya ng ano no, nung may nung sa dry fire working na siya, tsaka siya ni live fire. Ngayon, ano ba yung mga common issues? I think may video din ako noon. Isa na yung fail to extract. Tapos yung isa naman, fail to feed. So, naka-encounter din ako noon. Kaya lang, ang problema ko is amo. Masyadong mahaba yung reload na ginamit ko. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Kahit bagong baril, kinagamitan ko ng reload. Kaya lang, during that time, magkataon yun, nagamit ko ng reload, mas mahaba kaysa sa factory. So, ganun din. So, nagka-issue, tinignan ko anong issue. Bakit ba siya nagkakaroon ng fail to feed? And then, nakita ko, tumutukod. Bakit siya tumutukod? Diba? So, maraming possibilities. Pero ang ginawa ko na, tinignan ko, hindi, nakapolish naman. Yung throat, nakapolish. Kasi mga baril ngayon, diba, 1911, throated na yan eh. Tapos, yung ramp, feed ramp niya, more or less, polished na rin yan. So, sabi, bakit? Well, anyway, kumuha pa rin ako, pinalish ko pa uli, pati yung throat niya. Okay? Tapos, tinitignan ko, san, ano yung cause? Then, nakita ko nga, yung kung ba't siya tumutukod. It could be the amo. So, kumuha ako ng factory amo, ginamit ko yung factory amo, walang problema. So, in that case, walang problema yung baril. Ang may problema, yung amo. Yung overall length niya, no, reload, masyadong mahaba ng konti. No? Actually, masyado siya mahaba kumpara sa standard. I don't know what happened. No? Pero, ang ginawa ko nun, just to prove na walang problema yung baril ko and to confirm, to validate na wala talaga yung sa baril, nasa bala, ginamitan ko siya ng mga isang magazine, no, or dalawang magazine na factory ammo. Then wala ako na encounter. Okay? Although, meron naman ako experience, talaga nag-fail to feed. Kasi, ang napunan namin noon, medyo mali yung angulo ng feed ramp noong 1911. So, meron lang kaming konting in-adjust doon sa feed ramp para gumanda yung angulo. As okay na siya, kumagana na siya. Okay? So, kailangan ba i-break in? No, hindi mo mahiya-adjust ng break in yun kung mali talaga yung angulo nung feed ramp. Okay? Kasi kailangan matching yung angulo ng feed ramp mo at saka yung pinaka-throat ng barrel. Di ba? So, may feed ramp kang ganon. Tapos, di ba, yung barrel mo may throating. Halimbawa, ito yung chamber, no? May throating. So, kailangan nagmamatch yung angulo na yun. Pag hindi, pag bangga sa feed ramp, di ba, bumabangga yung amo. Di ba? Paglabas niyan, yung bala mo, halimbawa, ito, babangga yan sa feed ramp, pa-shoot doon sa barrel. Di ba? Kaya kailangan, maganda rin yung throating, nagmamatch dapat yon. So, pagka may problema doon, hindi kayang kunin ng break-in yon. Ang nagagawa lang ng break-in is, maging smooth yung operation niya, di ba? Because of the rough edges, no, yung sa loob, yung mga kanto-kanto dyan, nagiging smooth sa paulit-ulit na pag-cycle ng barrel. Okay? So, pagka nag-cycle siya paulit-ulit, nagiging smooth yung operation niya. But it doesn't mean na pag may problema yung barrel, eh, masusolusyon na ng break-in. No? Eh, hindi ganun yon. Okay? Kasi pag may problema talaga yung barrel, kailangan dyan is ayusin ang gunsmith. O kaya i-address nyo yung problema. Kaya di ba sabi ko kanina, kailangan ba ng break-in? Ang sagot ko, depende. Kasi, unang-una, of course, pag sinabi mong break-in, ano yan eh, it's a natural thing na mangyayari as you use your pistol. Di ba? Kasi pupunta kang range, magpa-practice ka. Pero kung may problema yung baril mo, paano ka magbe-break-in? For example, no, sa isang kotse, break-in period. Di ba? May mga break-in period, kahit motor. Eh, paano kung hindi umaandar yung motor mo? Paano ka magbe-break-in? Masusolusyonan ba ng break-in yung pag-andar ng motor kung hindi, or kung hindi umaandar yung motor? No. So, ganun din sa baril. Kung hindi gumagana na maayos yung baril mo, paano ka magbe-break-in? Di ba? O. Kung ang nakikita mong problema is mga hiccup lang na dahil nga doon sa mga edges, halimbawa, hindi lang siya makapag-cycle na, halimbawa, pag putok mo, no, hindi siya makapag-cycle na maigi kasi medyo rough, no, yung ibang edges sa loob, yun, mawawala yun sa break-in. O kaya, nakakita ako ng baril, it's an imported brand, no, na pag kinasa mo pa lang, grabe, ano, no, kumbaga, tight, very tight yung slide to frame fit. Okay? So, yun, ma-address ng break-in yun. Kasi, as you use it, magkikiskisan yung mga railings niya,
kung ano man yung dahilan kung bakit mahirap siya ikasa at very tight, no? Tapos pag nilagyan mo na lang, is kikinis ng kikinis yun, no? And naturally, pag kuminis na yung contact points, magiging smooth siya. Okay? Yung mga ganun, kayang i-address yun. Pero yung ibang problems, no. Kailangan i-address. I-address nyo yung problema. Kung yung extractor hindi nakatono, patono yung extractor. Kung yung feed ramp, medyo palpak yung angulo, dali nyo sa gunsmith, no? Okay? Kung yung throating niya, ng barrel, is hindi maganda, kailangan ipakita nyo sa gunsmith, gawin ng gunsmith yon. Okay? O ngayon naman, halimbawa, ang problema nyo naman sa firing mechanism or sa safety, lalong hindi makukuha ng break-in yun. Di ba? Nakakita na ako, out of the box, no? Out of the box, nakakalabit siya ng hindi dinedepresto. O, may mali sa adjustment sa loob. Hindi makukuha ng break-in yun. Okay? Kaya yung break-in is depende. So, may sasuggest ko, pag meron kayong barrel, 1911, ang gawin nyo muna is i-testing nyo. I-zero nyo. Pop up magazine. Kasi kung may problema yung baril nyo, sa isang magazine pa lang malalaman nyo na. Okay? Hindi magpa-function nyo na maayos. Okay? Ngayon, kung wala kayong naging problema, di ba? Tapos, ginamit nyo, okay? Sundutan nyo pa na isa pa magazine. And that's it. Kung wala ka naging problema, then why would you spend hundreds of rounds? But I bet, kung wala kayong problema, maniwala kayo sa akin, mag-enjoy kayo mag-shoot. And you're not even thinking of breaking in, di ba? Hindi breaking ang tawag doon, nag-enjoy ka na sa shooting. Di ba? It's no longer testing, but ina-enjoy mo na yung baril mo. Okay? So I hope naging malinaw, no? Okay? Ang nasusolusyonan ng break-in is nagiging smooth yung operation ng barrel. Pag sinabi mo naging smooth yung operation ng barrel, kasi nga, during normal operation, pag pinuputok mo siya, yung mga nagkikis-kisang part, no, ng barrel, internals, kumikinis. So as you use it, nagiging smooth. Pero, pag may mga sira yung barrel or maling configuration or setup, gaya nung too tight na extractor, di ba? Medyo hindi na applicable yung tinatawag na break-in. Ang kailangan doon is adjustments / yung iba, pwede natin sabihin repair na. Okay? Kasi out of the box, hindi gumagana yan because of that, hindi nagpa-function ng maayos, kailangan itono ng gunsmith yan. O kaya kayo, madali lang naman, kayang-kaya nyo rin gawin yun. Not unless sira talaga yung barrel or may sirang part. Alright? I hope nakatulong. Salamat. Kung may mga tanong pa kayo, kung hindi pa malinaw, baka may na-miss ako mga points. Inaantok na ako. Oras ng tulog ko pagdanghali. Sorry guys. And thank you for watching. Shout out again Sir Edsel. Maraming salamat sa panonood. And sana po meron ako na ibahagi uli sa inyo regarding break-in. Lalo na ngayon, ang mahal-mahal ng bala. Okay? Scientific tayo, ha? Test it. Kung walang problema, huwag nyo nang kalimutan yung word na break-in kung wala namang problema yung baril nyo. At kung may problema, address the problem, then try it again. Shoot it again. Okay? Thank you!